makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Lucas, Luke chapter 17, beginning verse 11 until verse 19. Basahin po natin sabay-sabay. On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee, and as he entered a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices. Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, go and show yourselves to the priests. And they went, they were cleansed. 15. Then one of them, when he saw the heel, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on Jesus' feet, giving thanks that he was a Samaritan. Then Jesus answered, were that then cleansed? Where are the nine? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, rise and go your way. Your faith has made you well. Let us all pray. Hallelujah. We praise you, O God. Hallelujah. We thank you, Panginoon. Maraming marami pong salamat sa oras na ito, O Diyos. Patuloy ka naming tinataas, sinasamba. We exalt your name on high, O God. Thank you so much, O God. Salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo po sa amin, makapagpuri sa inyo. Makapagpasalamat sa inyo, Panginoon, sa lahat ng kabutihang ginagawa niyo po sa aming buhay. Sa oras na ito, Panginoon, wala po kaming mabanggit, kundi pasasalamat, O Diyos. Sa buhay na meron kami, sa pamilyang meron kami, sa trabahong meron kami, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa simbahang meron kami for this fellowship, O God. Salamat po, Panginoon. And we thank you. We bless your name, O God, as we continue this service, as we preach your word, as I preach your word, O God. May you open our hearts and our mind, Lord God, our spiritual ears, that we may receive something from you this evening, Lord God. Bless us, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise God. Purihin ang Panginoon. Muli po. Batiin natin yung ating mga katabi. Praise the Lord. Sige po. Pina-welcome po natin yung ating kapatid na bago. Nakalimutan ko yung pangalan mo, bro? Kelly. Kelly. Tayo si Brother Kelly. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon siya. Welcome. Welcome, bro, sa Family of God, Alitaya Believers Fellowship. Amen. Praise God. Handa na po ba tayong makinig ng salita ng Panginoon? Praise God. Amen. Before we continue, meron po yung konting kwento rito. A godly farmer was asked to dine with a well-known gentleman. Itong farmer po, magsasaka sa Tagalog. Ano? Itong magsasaka ay inimbitahan siyang mag-dinner ng isang kilala at mayamang lalaki. While there, he asked a blessing at the table as he was accustomed to do at home. Itong farmer na ito ay kasi kakain na, yumuko siya at nagpasalamat at nanalangin sa Panginoon. As usual na ginagawa niya sa bahay niya. Amen. His host said jeeringly, that is old fashioned, sabi nung mayamang lalaki. Lumang ano na yan. Old fashioned na yan. Eh, bakit ka pa nagpe-pray? Ganyan. It is not customary nowadays. Hindi na uso yan. For well, educated people to pray before they eat. Yung mga aral na tao, marurunong na tao, hindi na nagpe-pray. Sabi nung mayamang lalaki dun sa farmer. That is old-fashioned. Okay, sabi niya. The farmer answered that with him, it was customary. Ito'y kinagawian niya. But some of those on his farm never prayed over their food. Sabi niya, ito'y custom ko. Ito'y kinagawian kong manalangin ng pasalamat sa Panginoon. Pero yung iba dun sa aking farm, hindi na nanalangin bago mag-pray. Ang sagot ng mayaman, andiyan pa ba kayo mga kapatid? Sabi ng mayaman, then, said the gentleman, they are sensible and enlightened. Yung mga kasama mo sa farm na hindi nagpe-pray, they are sensible, matatalino sila at may pag-iisip sila at they are enlightened, naliwanagan na sila, sabi ni mayamang lalaki. They are sensible and enlightened. Who are they? Sabi nung
mayaman. Sabi ng farmer, "My pigs," the farmer answered. Yung pala, kumakain yung mga pigs niya, hindi nananalangin. Sabi mo, baboy ka ba? Ano? Pagka hindi tayo nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng tinatanggap natin, lalo na yung pagkain ating kakainin, matutulad tayo kay Peppa. Ano? Kay Peppa Pig. Ano? Hindi na nagpe-pray. Pag nakakita naman siguro na kayo ng biig or baboy, ano? Kapag kumain talaga naman, talaga namang ano eh, makikipagtalo, ano? Hindi na nagpapasalamat. Buti pa daw yung manok eh. Tumitilang nga lang muna bago lumunok eh, no? So ang ating pong topic is about being grateful for everything. Pagiging pagpapasalamat sa Diyos, pagiging mapagpasalamat sa Diyos sa lahat ng bagay. Ang title po natin is, Where Are the Nine? Nasaan yung Siyam? Nakita natin yung kwento. Sampu yung mga ketongin, sampu yung ketongin, pinagaling sila ng Panginoon, pero isa lamang ang bumalik at tinanong ng Panginoon sa Kristo, nasaan yung Siyam? Where are the nine? So the same question that I'm asking to you tonight, where are the nine? No? Uso ngayon ay minsan hindi na tayo nagpapasalamat sa Panginoon. So our theme is how to become grateful for everything. Paano maging magpasalamat, maging grateful sa lahat ng bagay. Mapagpasalamat, ayun yung Tagalog na tama. Mapagpasalamat sa lahat ng bagay. Paano nga ba? Una mga kapatid, para tayo maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay, number one, consider everything as a blessing. Ang tanong, do you deserve everything that you have right now? Lahat ng meron tayo kapatid, ito ay blessing from God. Amen. Sabi ng Biblia, Luke 17:11-19, hanggang 14 lang. On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. And as he entered a village, he was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voice, saying, "Jesus, Master, have mercy on us." When he saw them, he said to them, "Go and show yourselves to the priest." And they were cleansed. When they saw Jesus, they asked him something, begging for mercy, which they do not deserve. They are begging Jesus Christ, "Have mercy, kaawaan niyo po kami, Master. Panginoong Jesus, kaawaan niyo po kami." Of course, they don't deserve. Kilala nila sa Jesus Christ kasi tinawag nilang Master. At bakit nila tinawag? Kasi alam nilang nagpapagaling ang Panginoong Kristo. Rockstar si Jesus. I'm still not sure about that. Ay, tako. Sorry, Siri, wala akong sinabi. Eh, sorry. Commercial. Okay, sabi niya, mga kapatid, makikita natin, si Jesus Christ ay kilala, rockstar niya si Jesus Christ, eh, di ba? So, nung panahon na yun, alam na nagpapagaling sa ang Panginoon sa Kristo, at itong mga ito, mga kapatid, itong 10 lepers na ito, tumawag sa Panginoon, they are begging for mercy, na sila ay pagalingin ng Panginoong Hesukristo, which they don't deserve. Diba? They are cast out in the community. Note the condition of the 10 lepers. They have leprosy, and leprosy in the Bible is a general term for infectious skin disease. Pag sinabing leprosy, talagang may skin disease siya. Eh. General term actually yan. Pero yung skin disease na condition itong mga ito ay malala. Decaying yung laman. Ano? Itong mga the lepers na ito. They will be pronounced by the priest as unclean and will be separated from the community to prevent contagion or to spread of an epidemic. Kaya pala sila hinihiwalay kasi ng mga priest, sila ay cast out among community kasi para maiwasan yung paghahawaan. Ano? Kaya noon pa lamang, pagka may karamdaman, lalong-lalo na karamdaman sa sakit, meron yang ano, may batas sa Old Testament yan. Eh. Titignan muna, isusuriin ng pare, ito ba ay maputi na hindi nagbabago? Marami pong process yun. Eh. So pag dineclare ka ng isang pare na unclean, you need to be separate from, you need to separate yourself from the community. So ito nga yung kalagayan itong mga leper na ito. Nabubulok ang kanilang mga laman, they are cast out, no? Nasa pagitan sila ng dalawang bayan, tumawag sila sa Panginoon, "Kawaan niyo po kami, Panginoong Hesus." Sabi nila lang dito, mga kapatid, they don't deserve, actually. Diba? They don't deserve. Eh. They are cast out.
Amen. They are outcast and their condition led them to group together even though they are Jews and Samaritan. Ang Jews at Samaritan during that time magkaaway. Pero dahil sa kondisyon nila, they are cast out from the community. Ano pa? Yung kondisyon nila talagang kaawa-awa, nagkumpul-kumpulan eh. Nakita natin ako, magkaaway pero nagkumpul-kumpulan because of their condition. Actually, it reflects us eh. Meron tayong common denominator. What is our common denominator? Sickness. We are all sick. We are all what? Sinners. So, di ba? Kahit anong kalalagayan natin, kahit na ikaw pa ay may lahi, no? Ano pa man yung lahi mo, mayaman ka man, no? We are all sinners. Pare-pareho ang kondisyon natin. So makikita natin ito. Nagkumpulan sila. Bakit? Because they have the same condition. They are outcast from the community. Everything we have is because of God's grace and mercy. We tend to be conceited when we think that everything we have is because of our own effort. Tandaan mo, number one, for us to become grateful for everything, consider everything as a blessing. Lahat ng meron tayo kapatid, lahat ng meron ka, it's not because of your effort, it's not because of your sipag at tiyaga, ST. Sasabihin natin, ah, lahat ng meron ako ngayon, may sasakyan ako, meron akong bahay, no? May mansyon ako. Diba? Malaki ang aking bank account, malaki ang aking pera sa aking bank account. May Swiss account pa nga ako eh. Di ikaw na, di ba? Tapos sasabihin, bakit? Kasi nga, sipag at syaga. Kasama sa buhay, yes, sipag at syaga. Pero kapag we are thinking that everything we have right now is because of our effort, you become conceited and it will stop you from become thankful, to become grateful to God. Bakit? Eh lahat ng meron ako kasi masipag ako, nagtsatsaga ako. Kaya kapag nakikipagkwentuhan ka sa mga kaibigan mo, mga kaklase mo noon, talagang ayun, narating ko ngayon. Kasi syempre, sipag at syaga lang kaibigan. Makakarating ka rin sa akin, kinaparoroonan. Basta sipag at syaga. Eh kasi ganyan ka pa ngayon, eh wala kang pag-aasenso. Kasi wala kang sipag at syaga. Eh tignan mo ako. O, di ba? Pagkaya pagkakasama mo yung kaklase na yun, talaga namang laging naka-aircon eh. Malamig eh. Ano? Mahangin eh. O bakit mga kapatid, you think that everything you have right now is because of your effort. Number one, remember this. Everything we have, consider everything we have as a blessing. Amen. Kapatid, yung sahod na meron ka ngayon, it's a blessing. Amen. Amen. Yung sasakyang meron ka ngayon, it's a blessing. Amen. Yung pamilyang meron ka ngayon, it's a blessing. Amen. Don't ever think that it is because of your own effort. Yes, kasama yun. Mananalangin tayo sa Panginoon, siyempre gagawa rin tayo. Pero kapatid, it's all blessing. Sino ba nagbigay sa'yo ng lakas? Sino ba nagbigay sa'yo ng talino? Amen. For you to become grateful, consider everything as a blessing. You don't deserve it. The same thing with these 10 lepers. Lalong-lalo itong nag-iisang leper. Alam niya, hindi na, they don't deserve it. They are asking, they are begging Christ, Jesus Christ, for them, for Jesus Christ to heal them. Amen. Remember that God will humble the proud but exalt those who humble themselves. Kung nagmamataas tayo, tinitignan na natin na kasi magaling ako eh. May posisyon ako ngayon kasi mahusay ako eh. Kasi nag-aral ako nung aking college eh. Eh ikaw, bulakbol ka kasi. Ako, nag-aral ako eh. O, diba? O, ganito ang grade ko eh. 1.0. Aba, talaga naman eh. Ang taas ang grade ah. Uno eh. Hindi kapatid, yung mga nagmamataas binabagsak ng Panginoon yan. Well, hindi man ngayon, maaaring yes, they are successful right now. They are conceited and successful right now. But darating ang panahon, haharap sila sa Diyos, ibabagsak sila ng Panginoon. Lahat nagmamataas kapatid, this is number one principle in the Bible. Lahat na nagmamataas, ibabagsak ng Panginoon. Amen? Pero yung mga nagpapakumbaba, ibig sabihin na nagpapakumbaba, laging nagpapasalamat sa Panginoon sa blessing na tinatanggap niya sa Panginoon. Yun ang taong nagpapakumbaba. Praise God, kapatid. Ayos yung status mo, praise the Lord. Ito'y dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Lahat ng meron kami, o meron kang sasakyan, praise the Lord. Dahil sa biyaya ng Panginoon. May bahay kami, praise the Lord. No? May lupa kami sa paso, praise the Lord. Amen. Nandiyan kayo mga kapatid.
this is the reason that many instances in the Bible tells us to ask in prayer. Bakit napansin niyo, tinuruan ng Panginoong Hesukristo ang mga disipulo. Sabi nila, Panginoon, turuan niyo po kaming manalangin. Anong sabi ng Panginoong Hesukristo? This is how you pray. Father, who art in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Bakit? Gusto ng Panginoon, lagi kang nakakabit sa Kanya. Gusto ng Panginoon, lagi kang nakaasa sa Kanya. Humihingi ka palagi. Amen. Andiyan kayo mga kapatid? Hindi yung, ay, sagana na ako, nakuha ko na, marami na akong ipon. Gusto ng Panginoon, lagi kang humihingi sa Kanya. Lord, give us this day our daily bread. Why? It teaches you to become humble. Kahit magaling ka na, maganda ng posisyon mo, maganda yung sahod mo, lagi kang humingi sa Panginoon, Lord, give us this day our daily bread. Kasi God wants you to be humble. Amen? Amen. Laging nakaasa sa Panginoon. It is acknowledging that God is the source of everything we need. Name it and claim it. Prayer is not a prayer. It seems you are telling God that because you are Christian, you deserve all those. Ito ang problema sa name it and claim it. Alam niyo ibig sabihin ng name it and claim it na prayer? I name it, sasakyan. I name it and claim it. Hindi yun prayer, kapatid. Ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo, ask and it shall be given you. Humingi ka. Pag sinabi mo, that car is mine. That job is mine. O, di ba? Parang proud eh. You're becoming proud. You're not asking God. Sa panahon na ngayon, yun ang tinuturong prayer, yung name it and claim it eh. Name it and claim it, the prayer. Ano, pag sinabi ko, mangyayari. Hindi gusto ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon, ask. Sabi mo sa tabi mo, ask. Kasi bakit, kapatid? Pagkumparahin natin, ha? Yung name it and claim it, sinabi mo tapos, that car is mine. That car is mine, no? That house is mine. Gumaganon pa talaga sila. Talagang matindi. Ito, how about that guy who's praying, Lord, I ask this car in the name of Jesus. Lord, if it is thy will, give it to me. Sino ang mas may humility that asking God, acknowledging God that He is the source of of everything. So, ang turo ng Biblia, ask and it shall be given you. Hindi name it and claim it, mga kapatid. It will teach you not to become grateful for what you have. Kapag name it and claim it tayo. Matthew 7:7 says, ask and it shall be given you. Mark 11:24, whatever you ask in prayer. Puro ask, mga kapatid. Walang name it and claim it. Andiyan kayo? John 16:24, ask and you will what? Receive. Amen? Yan ang tinuturo ng Biblia. The problem of sense of entitlement. Ito na. Pumapasok yung problema. Hindi tayo nagiging grateful sa Panginoon if we are thinking that we deserve everything that we have. Yun yung tinatawag na sense of entitlement. Ano ibig sabihin ng sense of entitlement? Pasahin natin. A sense of entitlement is personality trait that is based on person's belief that they deserve privileges or recognition or things that they did not earn. In simple terms, people with a sense of entitlement believe that something in exchange for nothing. Yung mentality na I deserve it. I deserve it na mauna sa pila. Ayan. I deserve it. I deserve for a raise. I deserve it. I deserve for a treatment, good treatment in this restaurant. Talaga, pag dumating ka, parang mamilyonaryo eh. I deserve full treatment. Ano? Lahat. Sense of entitlement. Nawawala yung pagiging grateful natin pag meron tayong sense of entitlement. A sense of entitlement is a belief that you have a right to things you need or want. Right ko yan. Lord, asa na yung ano? Sinabi mo, pagpapalain mo ako, Lord eh. Hindi, nasaan na? Eh, kapatid, bug. Bigyan kaya kita ng isa, no? Parang, you don't deserve anything, pero pag sumagot ka sa Panginoon, parang deserve mo yan.
Di ba? Kasi ng Lord, sabi mo, I will bless you. Eh, hindi si Lord nagsabi sa iyo yung pastor. Eh, balikan mo yung pastor. Eh, kasi sabi sa iyo yung pastor, pagpunta mo ng, bago ka pala, punta mo ng church. The Lord will bless you more and more. No more sickness, no more pain. Only blessing. Well, di ba? Pero, sabi ni pastor sa iyo eh. Eh, wala naman sa Bible yun eh. Ano sabi ng Biblia? In this life, you will have many troubles. Sabi ng Biblia, believe in the Lord Jesus Christ. Trust Him, ask, and it shall be given. Humingi ka. Yan ang tinuro ng Biblia. Hindi yung always blessing. Yes, there is blessing. There is spiritual blessing. Ang tinutukoy ng Ephesians chapter 1, chapter 1, ano sabi doon? You are blessed with all spiritual blessing. Spiritual blessing ang tinutukoy. Hindi material blessing. Amen. Eh sabi ni Pastor, you will be blessed with all. Gusto niyo ng bahay? Claim it. Eh wala. Oh, kapatid, wala. Gusto ko ng bagong sasakyan. Eh wala, hindi pa binibigay. Lord, asan na? Sense of entitlement yan. Di ba? Sabi mo, Lord, asan na yung kotse ko? Ang tagal naman. Oh, diba? Tagal naman, ha? Eh, yung isa na nag-aantay, Lord, in your will, I'm asking, I'm praying for you. Ask and it shall be given. Amen. Nawawala yung ating pagiging grateful pagka meron tayong sense of entitlement that you deserve. I deserve it, Lord. I deserve it. Akin na, Lord. Akin na. Imbis na nagpapasalamat ka, eh, itong isang humihingi sa Panginoon, tagal na, Lord. Itong pinagpe-pray ko, taon na, pinagpe-pray niya isang bagay na yun. Eh, binigay ni Lord. Tignan mo kung paano ka grateful yung bro. Iiyak pa yun eh. Tama? Kasi he keeps on asking God, eh binigay ni Lord. Talaga namang katindi ng kanyang pagiging grateful, pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi katulad ng may sense of entitlement. The danger of prosperity gospel, yun ang papasok. Prosperity gospel focuses on earthly material blessings. Hindi nakapokus sa spiritual. Pag sinabing puro blessing, material blessing, ang pag nakapokus ka doon, tapos hindi mo nararanasan, hindi ka mapagpapasalamat sa Diyos. Kasi ang turo ng prosperity gospel, you are blessed if you are blessed materially. Eh, kamusta si Job? Hindi ba siya blessed? Yes, binalik ng Panginoon. Pero naranasan niya, inalaw ng Panginoon. Si Joseph, nakaranas ng benta siya. Hindi ba blessing yun, mga kapatid? Blessing pa rin yun. Blessing in disguise. May mga nangyayari sa buhay natin kung katayo ay may tinatawag ng prosperity gospel mentality that if you are not blessed physically, materially, financially, you are not blessed. Yun ang turo nila eh. So if you adopt that prosperity gospel, you will not thank God. Mawalan ka lang ng konti, you will not thank God. Pero yung taong nakatuon sa katotohanan, hindi prosperity gospel, kahit meron na wala, nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi alam niyang blessed na siya bago, secondary lang yung material things eh. You are blessed with all spiritual blessing. Si Jesus Christ, enough na eh. Amen? Si Jesus Christ, enough na. Yung mga bagay na yan, secondary. Siyempre, kailangan, hindi natin dinideny yan eh. Kailangan yan. Pero secondary. Pero settled ka na, masaya ka. Bakit? Because of Jesus Christ. Amen? That's the danger of prosperity gospel. Genesis, yung sinasabi, hindi ko na i-share to. Knowing that we do not deserve anything, but God can give those things if we ask Him according to His will, lead us to become what? Grateful in life. Okay, hindi mo deserve yan mga bagay na meron ka eh. Pero bibigay ng Diyos, when you ask, according to His will, it will lead you to what? Become thankful. Okay, I don't deserve this. I don't deserve a good family, Lord. But I ask you for a good family. Binigay ng Panginoon. You will become grateful. Kapasalamat ka sa Panginoon. Amen? Amen? Become grateful in life. The Apostle Paul exhorts us in Scripture to give thanks for all things in all circumstances. Ephesians 2:20, sabi dyan, giving thanks always. Ephesians 2:20. Sabi mo sa katabi mo, give thanks always.
magpasalamat in all circumstances. Pag nakaroon, nagkaroon lang ba ng financial blessing? Pag maganda lang ba ang pagkakataon? Pag may magandang trabaho, pag may may sasakyan, may tahanan, yun lang bang sinasabi? 1 Thessalonians 5:18, ano sabi? Give thanks in all circumstances. Diba? Amen? Kung ang mentality mo ay prosperity gospel, that if you are not blessed materially and financially, you are not really blessed. Pag ganyan ang mentality mo, hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos pag wala ka. Eh sabi ng Biblia, ang linaw eh, in all circumstances. If you understand that you don't deserve anything, that everything you, and everything that you have is a blessing from God. Amen? You will wake up thanking God and you will sleep thanking God. Pag alam mo na you don't deserve anything, everything that you have right now, matutulog kang magpasalamat sa Diyos, salamat sa buhay, salamat sa trabaho, Panginoon, and gigising ka, Lord, thank you so much for another life. You don't deserve life, but God gave you that anyway. Number two, for us to become grateful, anong gagawin natin? Love the giver and not the giver. Ano yung number one? Consider everything as a blessing. Number two is love the giver and not the giver. Luke 17:15-16, basahin natin ang sabay-sabay. Then one of them turn back. Give him thanks. Giving him thanks. Biruin nyo mga kapatid, mapapansin natin laging bidang ng Samaritan eh, sa kwento ng Panginoong Jesucristo eh. Etong kwento na ito mga kapatid, 10 silang leper, 10 silang ketongin. Ilan ang bumalik? At nagpapasalamat sa Panginoon mga kapatid. Anong sabi rito? Babasahin natin ulit. Giving him thanks. Sabi niya, turn back, praising God with a loud voice. Matindi ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon. Praising God with a loud voice. Amen. This Samaritan knows for sure that the healing he received is a gift from God. Amen. It's a gift from God, which is the gracious giver. Upon realizing that he was healed, he immediately returned back and thanked Jesus extraordinarily. Makita natin mga kapatid, alam niya yung healing na tinanggap niya sa Panginoon, gift yun eh. Blessing yun kapatid eh. Kaya naman pagbalik niya, he turned back, o yung siyam, lumayas na. Awanin. Lumayas na mga kapatid. Pero itong nag-iisa na ito, ano, Samaritan na ito, bumalik, turn back, praising God with a loud voice. Hindi nahihiya mga kapatid. Adyan kayo. Hindi nahihiyang magpuri sa Diyos kasi naranasan niya eh. Naranasan niya yung healing. Kaya ang taong naranasan ng healing, hindi nahihiya, unashamed. Amen. Ayun, naniniwala na. Ano? Unashamed mga kapatid. Amen. Anong ginawa niya? Giving thanks to the Lord. Giving thanks to the Lord Jesus Christ, worshiping the Lord Jesus Christ. So when we love the giver and not the giver, it will make us become grateful for everything. The enemy of gratefulness. Alam nyo kung ano ang enemy ng gratefulness? Chronic forgetfulness. Pag nakalimutan mo yung blessing na tinanggap mo sa Lord, hindi ka marunong magpasalamat eh. Itong siyam, may chronic forgetfulness. Ay, pinagaling pala tayo ni Lord. Kaya nga sabi, count your blessing, name them one by one, and count your blessing and see what the Lord has done. Kapag ang isang tao may chronic forgetfulness, parang hindi niya maalala yung mga pagpapala ng Diyos sa binigay sa kanya. Ngayon pa mga kapatid, pikit tayo lahat. Sige, pikit tayo. Think of all the blessing God has given you. Kahit tatlo lang, name it, tatlo. Yung pinakamalalaki, yung pinakamalalaking blessing. Yung nagpray ka, binigay ng Panginoon, napakalalaking blessing niya. Amen? O, bukas na natin ating mga mata. Hindi ka ba magiging grateful dyan? Doon sa tatlong bagay na yun, hindi ka ba magpapasalamat sa Diyos? Yung prayer mo, ang tagal-tagal na tinugon ng Panginoon. Yung trabaho pinagpe-pray mo, binigay ng Panginoon. Hindi ka ba magpapasalamat? Ang problema sa atin, the enemy of
being grateful is chronic forgetfulness. Eh, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na yung blessing ko. Kaya nga, pinapaalala sa atin ng Panginoon lagi sa all throughout the scripture, remember the Lord, remember what He has done. Alalahanin mo ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Kapatid, dapat nasa Pilipinas ka lang, baka naglalako ka lang ng kung ano, nagtutulak ka ng kung ano-ano, dinala ka ng Panginoon dito. Amen. Amen. That's a blessing from God. Remember that. Ang problema sa atin, makakalimutin. Para tayong mga Israelita sa ilang. Nakakalimutan nila lagi yung ginawa ng Panginoon. Hinati ng Panginoon yung dagat. Pinatawid ng Panginoon yung mga tao, yung mga Israelita. Pagkatawid nila, maya-maya ilang araw lang nakalimutan na nila yung ang Panginoon kung gaano kapangyarihan ang Panginoon. Kaya laging sinasabi ng Panginoon sa kanila, I am the Lord your God who brought you out from the Egypt. Laging pinapaalala ng Panginoon eh. Kasi kapag meron tayong chronic forgetfulness, nakakalimutan lagi natin ang ginagawa ni Lord sa buhay natin. Hindi ka na ngayon marunong magpasalamat sa Diyos. Lagi nating alalahanin, kapatid, yung mga ginawa ng Panginoon. Amen? Amen. Sige po, welcome po kayo. Praise the Lord. Sige po, tuloy po kayo. Welcome po kayo. Amen. Tutuloy po natin, ano? Ang ating second point, love the giver, not the gift. Amen? Mamahalin natin yung nagregalo sa atin kesa dun sa regalo na binigay ng Panginoon. First, the enemy of gratefulness is what? Chronic forgetfulness. Many of us has chronic forgetfulness. We tend to forget God when we receive what we prayed for. Minsan, nanalangin ka, binigay sa iyo ng Panginoon, nakakalimutan mong magpasalamat. Nandiyan pa po kayo? Amen. Sino ba nakakaalalang magpasalamat sa Diyos, manalangin sa Panginoon? Kung hindi ka na nagpe-pray, Lord, salamat po sa pagkain. Eh kapatid, meron kang chronic forgetfulness. Hindi mo na nahaalala na lahat ng blessing, yung pagkain nasa hapag mo ay galing sa Diyos. Hindi ka na marunong magpasalamat. Para ka na doon sa baboy na kwento natin, mga kapatid. Sunggab na lang doon sa pagkain. Hindi ka tulad ng manok, di ba? Manok daw eh, magtitingala muna. Magpapasalamat muna eh. No? Another enemy of gratefulness is what? Materialism. Everybody say materialism. Materialism. Being so materialistic is an enemy of becoming grateful. When we focus on material blessing, we lose sight of what is more important. Kapag naging materialistic ang isang tao, nakapokus sa mga material na bagay, anong nangyayari? Nakapokus lang siya dun sa mga meron siya, hindi siya nagiging grateful, mga kapatid eh. Kasi nawawala, you lose sight of what is more important. Pag nawalan ka ng damit, wala akong bagong damit. Malungkot ka na. Eh buti nga may buhay ka pa, yung isa kamamatay lang eh. Wala akong bagong Jordan shoes. Yung iba nga walang paa eh. Andiyan kayo mga kapatid. If you, another enemy of being grateful is what? Being materialistic. Pag nakafocus ka sa lahat ng material na bagay, nakafocus ka lang doon sa meron ka, doon sa material na bagay, rather than you lose sight of what is more important, yung mga bagay na mahalaga. Buhay mas mahalaga kaysa sa damit. Buti nga may buhay ka pa eh. Di ba? Sa mga bagay na meron tayo, mga kapatid. Being so materialistic is an enemy of becoming grateful. Seek the giver, not the gift. Love the giver, not the gift. Be thankful for the giver and not just for the gifts. Worship the giver and not the gift. Amen, mga kapatid? Amen. There is nothing worse than feeling used. Amen. After you get what you need from someone, you no longer know who he is. Diba? It's nothing worse, mga kapatid, yung feeling nang kapag ka binigay mo na yung kailangan ng isang tao, pagkatapos hindi ka na kilala. Oh, nagpadala ka na. Nagpadala ka na. Oh, eh, ano, lagi nagpapaalala. Nagpapaalala lagi eh. Oh, kumusta ka na? Hi. Nakakatakot kapag ka hindi mo kilala, biglang nag-hi eh, no? Yung mga dati mong kaklase, "Hi, bro." Delikado 'yun, ah.
So, nakakatakot eh. Naalala ka, pero pag binigay mo na yung kailangan, huyo ka na eh. Oh. Oh. Cesar, kailangan ko ng ganito. Ano lang po ito ah? Illustration lang, hindi ko alam yung situation nila, no? Cesar, padala ka naman ng ganito. Oh, sige po, papadala ko. Kailangan niyo. Pagkatapos hindi nihay niho, wala na. Masakit, di ba, mga kapatid? Ako lang mo nasasaktan. Pag gano'n. Oh, sabi, Daddy, gusto ko po ng ganito. Kunwari, nasa Pilipinas may mga anak. Daddy, gusto ko po ng ganito. Bibilan niyo po ako ng ganito. Ah, binilan mo. Eh, vision nakakalaro. Hindi man lang nag-thank you. Masakit, hindi. Pero ginagawa natin kay Lord. Pagkatapos ibigay ni Lord yung prayer mo, nag-pray ka, binigay ni Lord, hindi ka man lang nagsimba, hindi ka man lang nag-pray, hindi ka man lang pasalamat sa Panginoon. Di ba? Ginagawa rin natin yun. We are becoming more focused on materialistic. Kaya nga, there is nothing worse than feeling being used. Parang ginamit ka lang eh. Kailangan mo, katatawag ka kay Lord. Parang ginagawa mong salbabida si Lord eh. Magkailangan mo lang eh. Di ba? Parang spare tire eh. O, pagkailangan. Pag may trouble, oh, tawagin si Lord. Kailangan ko si Lord. Amen. Andiyan kayo mga kapatid. The 9 lepers received what they prayed for, which is healing from their skin diseases, and left without acknowledging Jesus. Yung siyam, pinagaling din ni Lord eh. Pero hindi man lang nagpasalamat. Iisa lang ang nagpasalamat, mga kapatid. Amen? This is the problem of the rest of us. After we have received what we are praying for, we tend to forget to praise the Lord. We never testify God's goodness in our lives. Kaya meron tayong testimony, kapatid. Para pagka merong ginawa ang Panginoon sa buhay mo, why don't you praise Him? Why don't you thank Him? In front of the congregation, sasabihin mo, nag-pray po ako sa Panginoon, tinugon ng Panginoon. Gusto ni Lord yun. Amen? Amen. Para tayong yung nag-iisang leper. Amen? A Christian who are in a financial difficulty, desperately asking for God for job, ito laging nangyayari. Desperately, Lord, kailangan ko po ng trabaho. Naalala ko mga kapatid, nasa kabila pa tayo, no? Sa kabila. Marami nagpapapray eh. Kasi siyempre, malaking simbahan. Lalapit yung mga kapatid. Oh, anong prayer request mo? Trabaho po. Visit visa po ako. Oh, di pagpapray mo, Lord, bigyan niyo po ng trabaho. Eh, mabalitaan mo, may trabaho na. Eh, nasaan? Busy. Wala nang time kay Lord. Eh, kapatid, kamusta na? May trabaho na po ako. Eh, bakit hindi ka nakakapagsimba? Eh, busy po. Wala pong time. Ano? Parang yung kwento natin yung nag-aalaga ng baboy, hindi ko na nga ikikwento. Ano na, gas-gas na yun eh. Ano, gas-gas na yun eh. No? Again, let us love the giver, not the gift. Huwag tayong nakapokus dun sa gift lang. Yung giver, mga kapatid. Okay, natanggap mo yung healing. Uuwi ka na? Lalayas ka na? Hindi mo nakilala si Lord, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen. Number 3 and lastly, paano maging grateful? Always praise God for everything. Lagi tayong pasalamatan natin ang Diyos, purihin natin ang Diyos sa lahat ng bagay. Sabi dito, verse 17, then Jesus answered, "Were not 10 cleansed?" Nandiyan ba? Diretso mo, kapatid. 17, then Jesus answered, naghang ba? Next, third point na tayo. Yeah. Sige. Third point na eh. Always praise God for everything. Una, ang gagawin natin, ano? Acknowledge the giver and not just the gift. Always praise God for everything. Anong sabi doon ng verse 17? Then Jesus answered, were 10 cleansed? Next verse. Ayaw? Next. Yan. Okay, babasahin ko na lang. Verse 17. Then Jesus answered,
Were not 10 cleansed? Where are the 9? Sabi niya. Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, rise and go your way. Your faith has made you well. Sabi ng Panginoong Jesucristo, di ba 10 yung pinagaling ko? Kaya nga ito yung title natin, Where Are the 9? Nasaan yung siyam? The same question God is asking, Christ is asking you tonight. Kung merong isang nagpasalamat sa Panginoon, asan yung siyam? Asan yung mga hindi nagpasalamat? Amen mga kapatid? Asan yung mga hindi naging grateful sa Panginoon? The purpose of an answered prayer is to give glory to God. Amen? Whenever God answers your prayer, the appropriate response is to praise Him and give Him glory. Pag tinugon ng Panginoon yung prayer mo, tagal mo ng prayer, kapatid. Nagpa-pray ka. Tinugon ng Panginoon, anong dapat gawin? Praise Him. Magpuri ka sa Diyos. Amen? Huwag mo isarado yung bibig mo. Amen? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Because the purpose of an answered prayer is to give glory to God. Pag tinugon ng Panginoon yung panalangin mo, magpasalamat ka sa Kanya. Huwag kang makalimot magpasalamat. Huwag kang makalimot magsimba. Huwag kang makalimot magpatotoo sa Panginoon. Amen. Kasi that's way of thanking God and praising Him. Amen? The Samaritan leper worshiped Jesus. Verse 16 sabi dito, and he fell on his face at Jesus' feet, giving him what? Everybody say, thanks. Bumalik itong nag-iisang Samaritan. Lumuhod sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, nagpasalamat sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat ka sa Diyos. Medyo ano, taraya mo na, magpasalamat ka sa Diyos. Kaya, medyo dapat konting ano eh, konting push eh. Kaya, magpasalamat ka sa Panginoon. Amen? Sa buong Biblia, mapapansin natin mga kapatid, paulit-ulit, anong sinasabi ng Biblia? Give thanks to the Lord. Praise Him. Lalo na sa Psalms. Pag nagbasa kayo ng Psalms, laging paulit-ulit yun. 100 times. Give thanks to the Lord. Praise the Lord. Give thanks to the Lord. Praise the Lord. Kasi tinuturuan tayo ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na kapag tinugon ng Panginoon ang iyong panalangin, magpuri, magpasalamat sa Diyos. Baka nakakalimutan mo nang magpasalamat sa Diyos. Hindi mo na siya kilala. Kapatid. Eh, makaalala ka, ano? Amen? God answers prayers in 3 ways. Tatlong paraan para tumutugon ng Panginoon. Whenever God answers, we must always thank Him, for He knows what is best for us. Amen? Paano tumugon ng Panginoon ng panalangin? Minsan, yes, no, and wait. Or later, di ba? Yes, no, and wait. Kung sinabi ng Panginoon na no, ibig sabihin, mas alam ng Diyos. God's ano, redirection could be a protection. O hindi binigay siya ng Panginoon. Maaaring nire-redirect ka. Iniingatan ka ng Panginoon. Lord, siya na po. Ang pogi niya, Lord eh. Eh hindi binigay sa'yo. Eh baka God is redirecting you and protecting you. Kaya pag sinasabi ng Panginoon na no, magpasalamat ka pa rin. May purpose si Lord. Pray ka ng praise sa bagay na yun, hindi binigay ni Lord. Praise Him. Everybody say praise Him. Pasalamat ka sa Diyos. Amen. Hindi mo naman alam ang mangyayari. God knows everything, mga kapatid. Pag sinabi ng Panginoon, yes, edi praise the Lord. Ibig sabihin, para sa iyo. Pag sinabi naman ng Panginoon, wait, magantay ka. Magpuri ka pa rin sa Panginoon habang nag-aantay. Amen. Always praise the Lord. Therefore, we must know how to be thankful for everything and praise God for everything. Being grateful should be lifestyle of God's people. Anak ka ba ng Diyos? Amen. Dapat lagi ka nagpapasalamat. Lifestyle mo nang magpasalamat sa Diyos. Salamat mo, Panginoon. Salamat sa pagkain. Salamat sa buhay na meron ako. Amen. Amen. Pag nagdadrive ka, salamat mo, Panginoon. Ingatan niyo po. Pag nakarating ka, salamat, Panginoon. Nakarating ako ng say. Amen. It should be our lifestyle. We must have an attitude of gratitude. Attitude of
Laging ganun yung attitude mo, kapatid. Attitude of gratitude, nagpapasalamat. Sabi nga ng 1 Thessalonians 5:18, in everything, yes. Sabi ba dito, kapatid, kung may blessing lang, give thanks. Kapag maganda ang kalusugan, yun lang mag-give thanks. Pag walang problema, yun lang ba mag-give thanks? In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ. Sa lahat ng sitwasyon, amen? Amen. May problema o wala? Salamat, Panginoon. Amen? Salamat, Panginoon. Kaya nga, ang ganda nung kanta, ano yung sabi nung kanta? Yung isa sa ating laging inaawit, sabi doon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahin. Ano daw sabi niya? Panginoon, sa katugunan, sa sang sa'yo nang gagali sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Amen? Panginoon, salamat. Amen? Sabi niya, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan, salamat. Minsan, marami sa atin, nagpapasalamat lang pag meron. Uy, ang ganda ng lahat ng nangyayari sa buhay ko. Thank you, Lord. Pero pag may problema na, wala na. Problem. In all things, sabi nga dito, in all things. Isang kwento dito, mga kapatid. Sabi dito, si Alexander White, the Scottish preacher, always began his prayer with an expression of gratitude. Itong si Alexander White, isang preacher, pag nananalangin siya, lagi nagpapasalamat, lagi nagpapasalamat, nagpapasalamat sa Panginoon. One cold, miserable day, his people wondered what he would say. Talagang napakalamig nung araw na yon. Talagang ano, miserable ano, day eh. Inaabangan itong mga tao na ito, ano kayo sasabihin itong preacher na ito? No? Sabi ng preacher, the people wondered what he would say. He prayed, "We thank thee, O Lord, that it is not always like this." Nagpasalamat pa rin sa Panginoon. Kahit na yung sitwasyon talagang miserable, napakalamig, sobrang lamig. Noong araw na yun, they are expecting, you know, ano kayo sasabihin? Lagi na lang nagpapasalamat to si pastor, lagi nagpapasalamat. Eh, masama yung panahon, sobrang lamig, miserable day. Ano kayang sasabihin ni pastor? Sabi ni pastor, ano? Salamat Panginoon, hindi laging ganito. Eh kung laging ganito, di problema, baka nanigas na sila eh, di ba? Salamat pa rin sa Panginoon. Maghanap tayo ng bagay na ikapagpapasalamat sa Panginoon, lalong-lalo na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay. Amen. May karamdaman tayo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Nilagnat ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Mayroon kang siklib eh, di ba? May mga bagay pa rin mga ipagpapasalamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon, buhay ka pa nga eh. Di ba? Andiyan kayo mga kapatid, maraming bagay na dapat ipagpasalamat. Countless. There are virtually infinite reason to thank God. Virtually infinite. Napakarami mga kapatid. Hindi mapapatid. Pag nag-isip ka ng mga bagay na ipagpapasalamat mo sa Diyos, there are virtually infinite reason to give thanks to the Lord. Marami kapatid, marami. Being grateful to God for everything will overflow and will cause us to be grateful to people around us. Ang taong, andiyan pa ba kayo? Amen. Nakikinig pa tayo? Ang taong marunong magpasalamat sa Diyos, magiging grateful din sa ibang mga tao. Kaya ang palaya yung babae, yung tao na yun, kasi hindi siya marunong magpasalamat sa Diyos eh. Kapag binigay mo ng regalo, hindi yan ang gusto kong kulay eh. Binigay mo ng regalo, damit.
Naku, ano ba naman yan? Ayoko ng ganyang kulay.